Patay ang dalawang construction worker sa Panabo City, Davao del Norte matapos umanong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem. Palaisipan pa sa mga otoridad at maging sa mga kaanak ng biktima ang motibo sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nakadapa at duguan kahapon ang construction worker na yan sa loob ng ginagawa niyang bahay sa Panabo City, Davao del Norte. Dalawa ang tama niya ng bala sa ulo matapos itumba ng salaring riding in tandem. Di kalayuan sa kanyang bangkay, natagpuan din ang wala ng buhay na katawan ng kapwa niya karpintero. Tinakbuhan niyang mga salarin pero naabutan siya at napatay. Kinilala ang mga biktima na sina Oldarico Gisungan at Napoleon Carrizosa. Walang duda ang mga pulis na tinarget talaga ang dalawa. Mukhang planado ang pagpatay. Pero blanco pa sa motibo at inaalam pa ang pagkakakilanla ng mga salarin. And we already have the copy of the CCTV. However, because of its intelligence impact na hindi pa namin mai-release sa ngayon. Kasi that is the evidence that will lead us doon sa identity ng mga suspect. Maging ang naulilang anak ng isa sa mga biktima, walang maisip na motibo dahil wala naman daw kaaway ang kanyang ama. Panawagan lang po na ako dahil sa kuwan. Panawagan lang namin sa gumawa nito, hustisya lang. Nangyari naman na ito, Panginoon na lang bahala sa inyo. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.